Hi guys! Si Susan ulito dito sa Teach Me How YouTube channel. At andito ngayon tayo sa Cruz Giginto Public Market. Mag-interview tayo ng isang business owner. Kita nyo naman, yung kanyang business ay mga RTW, okay? Mga ready-to-wear dresses, okay? Mula sa bata, matanda, mga t-shirts, pantalon, pajama, mga sandals, shorts. So, kumbaga, andito na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? So, ang may-ari dito ay si Sir Manny. So, mag-ito na lang, sir. Hi! Hi po. Oh, hi. So, tatanong natin sa kanya kung paano siya nag-start dito sa business. Ano yung may advice niya sa ganitong, sa mga gustong magnegosyo ng ganitong business. Okay. So, ilang taon ka na itong business mo? Ilang taon na? 8 taon. So, 8 years na yung kanyang business. Okay. So, dun po sa 8 taon, bago ka nagsimula, ano yung mga na experience mong struggles? Kumbaga, ano yung mga naging problema mo nung nag-uumpisa ka sa negosyo? Una, ganito. Eh, nung una pa lang, mga tinta ko lang, mga damit na, ano na yung uso natin. Yung mga binig. Mula ano, nagsimula ako noon, naganda, lumago. Oo. Anong naging problema mo doon sa habang nag-start ka? Wala naman. So, nung bago ka pa lang, magkano yung pinuhunan mo, yung starting capital mo? 5,000. So, biro niyo po sa halagang 5,000, makakapag-start ka na ng ganitong RTW business. So, kita niyo, ang dami niyang paninda, di ba? So, hindi mo na kailangan pumunta ng mall kasi nandito na lahat. Okay? So, hindi nga lang siya branded, pero maganda naman, di ba? Kasi talagang maayos naman yung ano niya, yung quality niya. So, pwedeng malaman ng mga nanonood sa atin kung saan ka humahango yung supplier mo. Sa Divisoria at Baclaran. Divisoria at Baclaran. So, meron ka talagang suke. Suke na kinukuhanan. Okay. So, magkano po ang tinutubo sa mga ganitong klase ng negosyo? Kunwari, sa isang pantalon, magkano ang tinutubo? Pinaka-mataas, 150. Oh, okay. Hindi, di ba? Pinaka-mababa, 100. Kasi, minsan yung customer tumatawad. Oo. So, kumbaga, bibigyan mo ng ng allowance yung tawad niya. Di ba? Kung tatawad siya ng mga, 30 pesos o 50 pesos, patungan mo ng, sabihin natin, 80 pesos para at least may 30 ka pa. Di ba? So, bibigyan mo ng allowance. So, ano yun naman yung mga, yung mga naging problem mo sa, meron ka bang naging problem sa customer? Ganon, meron ka bang mga na-encounter na customer na makukulit, masusungit? Saglit lang po kasi nagbebenta siya. So, dahil nandito siya sa loob ng public market, so expect natin na medyo maingay yung background at saka since marami din bumibili kaya meron tayong mga interruptions. Okay. Meron naman yung umorder sa akin tapos yung hindi naman kinuha. Okay. So, ayun, hinayaan ko na lang at mabebenta ko naman dito. Oo. Meron lang ang problema ko. Meron naman ako sana yung mag-aali. Oo nga. Nasa personality mo naman yun na talagang mapagpasensya. Pero syempre, since nagtitinda ka, dapat talaga konting pasensya. Dahil meron talaga mga customer na makukulit, merong barat. Pero yung iba naman, bumabalik naman. Bumabalik. Kahit papaan. Okay. So, ilan taong ka nang nagtitinda, sir? Eight. Eight years.
8 years na. So yung puhunan noon, parehas din ba sa puhunan ngayon kung magne-negosyo ka ngayon? Eh, hindi. Kasi ano po yung... Opo, lakas. Ha? Lang namin kinukuha. Ah, naka ano ka sa co-op? Para yung mataas na ang ano na. So, kumbaga, naglo-loan ka sa co-op? No. Ganon. Yun yung pinaiikot mong ano puhunan. So, okay din. Kasi at least wala kang yung outright cash na kinukuha galing sa bulsa mo. Diba? At saka ganun talaga, pagka may negosyo ka, pero meron naman ako ibang pinagkukuna kapag lang yung may okasyon. Oo, talagang matututo ka na kumuha o mangutang sa mag-loan sa mga cooperative, which is ano talaga, nakakatulong naman, di ba? So, ilan po ang tao nyo dito sa iyong store, sa iyong business? Ilan ang tao mo dito? Sabi, tauhan. Oo, tauhan mo. Eh, kapag ganito matumal, dalawa lang. Pero kapag naman kabili, minsan lima. Wow, ang dami, lima. Lalo na pagka magpapasko na, di ba? Peak season na yon. Talagang hindi ka na makakausap nun. Di ba? Oo. So, anong, meron ka bang gustong i-share sa mga viewers natin, sa mga manonood natin na gustong magnegosyo ng RTW? Ano yung pwede mong i-advise? Para sa mga katulad ko na sana hanggang malakas pa kayo, magnegosyo kayo na kahit na ano negosyo. Pero mas maganda na ng negosyo ang damit kasi unang-una hindi na wawala ng mga tao sa paningin ng tao. Pangalawa naman, kahit na matuman, hindi naman mawawala yung paninda nyo dahil hindi naman nabubulok ang paninda. Sa inyo pa rin lamang buhay. Pangatlo naman, sa una lang talaga mahirap, pero pag tumagal na, maganda na talaga ka. Maganda na pagkakitaan. Maganda na pagkakitaan. Okay. So, maganda siyang pagkakitaan dahil matubo siya. At saka hindi naman siya naluluma, di ba? Kahit na hindi siya napapanis, hindi siya nasisira. So, napakagandang negosyo nito dahil, kumbaga, andyan lang yung, ano mo, yung puhunan, hindi nasisira. Hindi kung magne-negosyo ka ng prutas o ng mga pagkain, may tendency na masira. Ito, walang pagkasira, wala rin expiration, di ba? So, tama yon. Eh, yung pagrerenta mo dito sa public market? Mura lang naman. Kapag naman Sabado, 150 lang. Kapag Linggo, 200. 150 pag Sabado. Pag Linggo, 200. 200 pag Linggo. So, nakukuha yon. Kasi isang t-shirt lang, di ba? Kuha na yon. Okay, maganda naman po pala. So pasensya na po sa background kasi nandito tayo sa public market kaya medyo maingay. So anyway, so sana meron kayo natutunan sa ating short video tutorial kung saan diniscuss natin kung paano mag-put up ng ganitong klaseng business. Okay? Yun po. So sana again meron kayo natutunan sa aking short video tutorial dito sa ating Teach Me How YouTube channel kung saan ang dinidiscuss natin ay negosyo, investment at mga bagay na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng financial transformation. So nakita nyo, di ba? Ang ganda ng mga display niya. So pwede ka rin magkaroon ng ganitong negosyo. Pwede mo na umpisahan right now dahil magpapasko na at pag magpapasko, grab natin yung opportunity dahil lahat ng tao gusto may bagong damit pag Pasko. Hindi lang mga bata. Okay? So thank you very much and have a good day. God bless. Bye-bye. Thank you. Isinig niya lang po yun.